Sa loob ng palikuran ng isang gasolinahan, isang tila milagro raw ang naganap. Isang nag-aagaw buhay na bagong silang na sanggol ang iniwan sa loob ng banyo. Sino ang ina ng bata? Positive outlook, positive yung nanay nandito bantay sa tindahan. At ano ang nagtulak sa kanya para abandonahin ang sariling anak? Ang gayo po ba yung nakita sa CCTV? Makaligtas kaya ang sanggol sa tiyak na kapahamakan? Buhay pa, buhay pa! Umaga ng February 9, 2024, isang SUV ang nakuhanan ng closed circuit television o CCTV na pumarada sa isang gasolinahan sa Quezon City. Maya-maya pa, isang babae ang bumaba mula sa SUV. San ho yung CR? Dito po, ano lang po kayo dito? Kanan ho. Opo. Ilang sandali pa, nahagip sa CCTV na papunta sa CR ng gasolinahan ang babae. Nang umalis ang SUV, pumasok ang staff ng gasolinahan sa banyo. Laking gulat nila sa kanilang natuklasan. Sir! Sir! Pinagyan po ng sanggol dito! Pagpasok po nila doon, nakita po nila yung sa ilalim po nakasiksik yung baby. Nung nakita po yung baby, meron daw pong tissue sa bibig. Isang bagong silang na sanggol ang iniwan sa loob ng banyo. Dito nga sa mismong pwesto ng ating van, pumarada itong sasakyan ng ating subject. Matapos nga niya magtanong sa bandang doon, makikita naman sa CCTV na narito sa taas ang kanyang paglakad sa direksyon na ito. Kung saan ay makikita nga natin ang pinaka-comfort room ng gas station. So ito po yung CR, no? Abayo ko ako ng konti. Nakita ko yung bata sa ilalim, sir. So, yung muku ka? Yes, sir. Ano nakita mo, sir? Bata po. Ilalim ng lababo. Malit siya, sir. Akala ko kung ano yung andyan sa ilalim. Nakabalot po ba siya? Wala, sir. Nakabandang po. Wala siyang saplot? Wala. Tapos anong ginawa mo, sir? Tinawag ko yung dalawang pulis po dyan kasi may naka-duty rin po dito na pulis. Sir! Sir! Pinagyan po ng sanggol dito sa banyo! Ano ang kwento sa likod ng inabandonang sanggol sa palikuran? Buhay pa! Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa banyo ng isang gasolinahan sa Quezon City. Nagnang kadiri naman yun. Sir! Sir! Pinagyan po ng sanggol dito! Tapos anong ginawa mo, sir? Tinawag ko yung dalawang pulis po dyan kasi may naka-duty rin po dito na pulis. Mabilis na kumilos ang mga pulis at staff ng gasoline station para mailigtas ang inabandonang sanggol. So dito po nakalagay yung police desk natin po. So dito po naka-assign sila PMSG 1000 po tsaka si Corporal Dalingay. Kung mapapansin niyo po, napakalapit lang po ng banyo kung saan po nag-CR or nanganak po yung babae. So nasa tabi lang talaga sila? Yes po, malapit lang po. Ayon po sa ating mga kapulisan, ito ay kanilang na-rescue. Nakita po nila ito sa ilalim ng lababo na may nakalagay na tissue paper sa kanyang bibig, may umbilical cord pa daw po at meron ding placenta pa. Kaya agad po nila itong dinala sa ating pampublikong ospital. Dahil sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, nailigtas sa tiyak na kapahamakan ang sanggol. I-turn over ng mga otoridad
sa City Social Welfare Development o CSWD ng Quezon City ang bata. Pansamantala siyang pinangalan ng Baby Boy Malaya base na rin sa pangalan ng barangay kung saan siya natagpuan. Noong February 13, siya ay nailabas na natin sa publikong ospital kung saan po siya na-admit for 13 days. Nasa maayos na po siya environment ngayon dahil po ang kanyang foster parents naman ay accredited ng DSWD and CR. Sa puntong yun, sinimula ng Quezon City Police District o QCPD ang investigasyon. Agad nagsagawa ng backtracking sa mga CCTV ang QCPD para mahanap ang babae na pinaniniwala ang ina ng sanggol. Dito, ilang CCTV pa ang napasakamay ng mga pulis kung saan nahagip ang SUV na sinasabing sinakyan ng ina ng bata. Dumaan sa may kasing-kasing. Ano ang matutuklasan dito ng mga otoridad? Mapanagot kaya siya sa ginawang pag-abandona sa anak? Kita natin sa CCTV footage na bumabanga dito si Regine sa kanilang sasakyan at naglakad patungo sa isang babae. After niyang tanongin kung nasaan yung kanyang pakay, makikita natin si Regine na maglalakad ngayon papunta sa gawing ito para nga hanapin at puntahan ang kanyang pakay na palikuran ng gasolinahan. Sa tulong ng CCTV, nagkaroon ng lead ang QCPD sa pagkakakilanlan ng babae na pinaniniwala ang ina ng sanggol na natagpuan sa loob ng banyo ng isang gasolinahan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita rin na isang babaeng nakapulang t-shirt ang kasama ni alias Regine. Ano nangyari sa'yo? Ayon sa mga pulis, bukod sa babaeng nakapulang t-shirt, dalawa pang lalaki ang kasama ni Regine noong umagang yun. Sino ang kasama ni Regine noong mga sandaling yun? May kinalaman kaya sila sa naganap na krimen? Dahil sa mga impormasyon na nakarap ng mga otoridad, agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang QCPD para matuntun ang babae at ang kanyang mga kasama. Positive at look, positive yung nanay nandito bantay sa tindahan. Sa Antipolo City, natuntun ng mga pulis ang bahay ni alias Regine. Positibong nakita rin sa garahe ng bahay ang SUV na naplakahan sa CCTV. Kinilala ang isa pang babae na nahagip sa CCTV na ina ni Regine. Itinago namin siya sa pangalang Sally. Ayon sa QCPD, kasama rin ni Regine noong umagang yon ng January 9 ang kanyang ama na si alias Bert. Dahil dito, isinama at inaresto rin sila ng mga pulis. Doon po tayo, pinaniniwalaan ko. Alam niyo po yung hindi sabihin ko. Alam niyo po yung bagay naman yung last Friday. Napasok po kami, wala namang problema at sinabi po namin kung ano po yung nangyari. Opo, sumama naman po sila ng maayos sa amin. Ano ang mga isisiwalat ni Regine tungkol sa ginawa niyang pag-iwan sa sariling anak? Ano ba yung nakita sa CCTV? Yes, apparently. Pero sa imbestigasyon ng QCPD, lumalabas na noong umagang yun ng February 9, paikot-ikot na sina Regine sa iba't ibang gasolinahan. Sa tulong ng CCTV, natonto ng mga operatiba ang ina na nag-abandona sa kanyang sanggol sa isang CR sa Quezon City. Positive at look, positive yung nanay nandito bantay sa tindahan. Sabi ng tropa doon na nauna na. Sa kanilang bahay sa Antipolo, inaresto siya ng mga pulis. Kayo po ay nalitatalang patatang. Itinago namin siya sa pangalang Regine. Ma'am, kayo po ba yung nakita sa CCTV? Yes, sir. Kasama rin inaresto ng mga otoridad ang mga magulang ni Regine na pinaniniwala ang sakay ng SUV at kasama niya noong umaga ng February 9, 2024. Nagpaunlak ng panayam sa Pinoy Crime Stories si Regine.
Kasalukuyang nasa second year college si Regine at kumukuha ng kursong psychology. Ayon kay Regine, hindi raw niya alam na nagdadalang tao siya. I myself hindi ko rin alam, parents ko hindi rin alam. Syempre, we all don't know na merong baby. Kasi nga, hindi naman ako talaga lumaki. As in, lumaki na kung paano maging puntis yung isang tao. You can see the belly, it's like a watermelon, pero never siya naging ganun. Pero sa imbestigasyon ng QCPD, lumalabas na noong umagang yun ng February 9, paikot-ikot na sina Regine sa iba't ibang gasolinahan. Nakailang stopover po sila bago sila nagpunta rito sa area? So binaktrang po natin, nakita po natin na hindi lang po ipala ito yung gasoline station na napuntahan niya. May iba pa po silang pinuntahan pero dito niya po talaga napili. Siguro po pangatlong stopover po nila itong gasoline station kung saan po nangyari yung insidente. Hanggang napadpad sila sa isang gasolinahan sa barangay Malaya. Siguro dito na po siya inabutan ng pagkapanganak niya po. Dito na sila nahagip ng CCTV. Depensa ni Regine, nagulat na lang daw siya nang bigla siyang manganak sa loob ng CR. Ang alam ko lang talaga sa sarili ko is I want to go dumi. Magdumi lang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bigla lang siyang lumabas. And ayun, hindi ko alam gagawin ko. Basta sadyang lumabas lang siya. Paliwanag ni Regine kung bakit niya nilagyan ng tissue ang bibig ng sandol. Ang sabi po kasi ng ibang mga reports na nagagaling po sa police, yung pong bata daw po ay meron pong busan sa bibig, meron daw po nakapasak. Can you confirm kung meron nga po? I don't know. Kasi, as I said, I am not stable at that moment. So, ang utak ko hindi siya maayos. I can remember nilinis ko siya kasi nga galing nga siya sa banyo. Opo. And, a mother instincts would think na linisin yung bata kasi galing nga siya sa inodoro. And yun yung ginawa ko. Miss, pakibilisan naman. Sadali lang ho! At nang tanongin namin kung bakit niya nagawang iwan ang kanyang anak sa banyo. Nilagay ko lang siya sa lababo, nilinis, abang umiyak. Kasi hindi ko alam gagawin ko. Tapos buhat ulit. Ikot-ikot, hindi ko alam gagawin ko. Tapos baba. Ayan, tinititigan ko lang. May ano ba kaya? May ito. Kwento sa amin ni Regine. Bunga raw ng isang mapait na karanasan ang sanggol. Miguel! Umaga ng February 9, 2024. Nagulantang ang mga staff ng isang gasoline station sa Quezon City. Isang bagong sira ng sanggol, walang awang iniwan ng kanyang sariling ina sa loob ng banyo. Ang ina ng sanggol, itatago namin sa pangalang Regine. Nag-CR allegedly itong si alias Regine kasama ang kanyang mama at papa sakay po ng sasakyan. So nag-CR po. So yung atin pong mga kapulisan nandun lang. Tapos ang halos 20 minuto, lumabas si Regine mula sa banyo. Sorry, ate.
nabuksan kasi ako eh. Kanina pa ako dito yung ihi. Saan sinabi mo agad? Pasensya na. Sandali lang ko. Papalinis ko lang kung saboy na saglit. Sinabihan niya po itong si kasunod niya na huwag ka munang mag-CR dito kasi medyo messy. So narinig po ng ating kapulisan yun, nagpatawag po sila ng maglilinis. Anak ng... Pabiri naman yun! Dahil sa pahayag ni Regine, tinawag ng mga pulis ang tauhan ng naturang gasoline station para sana linisin ang palikuran. Umalis po yung kasunod kasi lilinisan po medyo messy dahil may regla daw po siya. So nakita naman po ng kapulisan natin may dugo nga po sa kanyang puwet. Pero hindi po ganun karami. Tinawag po nila yung ating maglilinis. Sir! Sir! Pinagyan po ng sambol dito! Pero hindi lamang basta mga bakas ng dugo ang kanilang natagpuan. Ate! Ito! Kaya pala ang tagal po ma'am ng ano? Ma'am, kayo po ba yung nakita sa CCTV? Yes, sa time. Idiniretso sa Quezon City Police District Station 9 ang ina ng inabandonang sanggol sa banyo na si alias Regine. Isinama rin maging ang kanyang mga magulang na sina alias Bert at alias Sally. Sa istasyon ng pulis, nagpaunlak ng pahayag sa Pinoy Crime Stories si Regine. Ayon kay Regine, bunga raw ang sanggol ng isang krimen. Dito po sa inyong pagdadalang tao, It is a product of love or something else? Unlawful thing that I don't like to happen. So sinasabi niyo po ma'am, you were assaulted? Mm-hmm. Kilala niyo po yung sasabi? Yes. Again. Pinangalala ni alias Regine ang ama ng kanyang sanggol. Itinago namin siya sa pangalang Miguel. Third year college student mula sa isang university sa Manila. Ayon kay Regine, October 2021, noong nagsimula silang magkausap online hanggang sa personal na nagkita noong January 6, 2022. Miguel! Uy, Regine! Ay. Kamusta ka? Ah, okay lang naman. Kanina ka pa ba naghihintay? Na-attract ka sa kanya? Ano yung katangian niya? Smart. Matalino in a way na kaya niyang gumawa ng paraan sa mga bagay. Ano, saan tayo? Ay, dyan sa taas may masarap na kainan daw dyan. Gutom ka na ba? Medyo. Tara. Pabilis na nahulog daw ang loob ng psychology student na si Regine sa binatang si Miguel. Madami siyang characteristics na pwedeng mamasabi na kagusto-gusto. Ikaw ang harot-harot mo. Ano ka ba, Miguel? Baka marinig tayo. Gigil na gigil ka na naman. Ano, akala ko ba mahal mo ako? Ha? Mahal na kita. Pero kalaunan, nagkaroon daw ng lamat ang relasyon ng dalawa. Get! Hayop ka? Ano na naman yan, Regine? Kapal na mukha mo. Anong sinasabi ng mga kaibigan mong pumunta daw kayo ng party? Ha? Natak nga lang ako. O, ba't di ka nagsasabi? Di ka nagpapaalam? Eh, biglaan eh. Sinungaling ka. Ang sabihin mo sa akin, ayaw mo lang akong kasama. Cheater. Me? Cheater? Ikaw nga yung sino-sinong lalaki kausap sa dating app? Excuse me. Miguel, I'm just being friendly. That's it! Friendly? Friendly or flirty? Alam mo kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang? Miguel, I can explain, Miguel! To medyo hindi okay breakup nyo. No talaga. Hindi talaga. He's a cheater eh. Hinanap ng Pinoy Crime Stories ang lalaki na itinuturo ni Regine na siyang ama ng kanyang isinilang na sanggol. Giit ni alias Miguel, walang katotohanan ang mga paratang sa kanya ng dating kasintahan. Binanggit ni Regine, dumating daw sa punto na kaya daw siya makipaghiwalay sa'yo ay dahil cheater ka lang. Isang malaking sinumaling naman po. Parang kasi sa akin, it's like, nire-respeto ko siya, tapos minahal ko naman.
Mariing itinanggiri ni Miguel na inahasa niya si Regine. Miguel! Miguel, wag muna. Hindi po. Sa minahal ko talaga yung tao, tapos di ko talaga mananakit, di naman ako like mananakit. Alam ko sa sarili ko na parang nakakabastos din yun sa nanay ko. Sa kapatid ko, mayroon akong babae na ano, na kapatid. Kapatid. Ang bottom line ng kwento niya, lahat ng nangyari nung itong nagdalang tao siya, itong nagkaroon siya ng mga maling mga desisyon, lahat ng mga nangyari, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang pamilya, ikaw ang may kasalanan. Anong masasabi pa lang? Bakit naman po ako? Ang tagal naman nangyari, ang tagal naman na wala akong contact sa kanya, na di man lang kinontak ako na about sa mga ginagawa niya. Kwento ni Miguel, April 2023, nang maghiwalay sila ni Regine dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ayon pa kay Miguel, Agosto ng taong yun, nagkaroon na siya ng bagong Regine kasintahan. Oh, Miguel, ang aga mo namang dumating. Pasok ka muna. Gusto mo ba ng juice? No. Soft drinks with ice? It's okay. No thanks. Kukunin ko lang yung gamit ko. Yung bag na naiiwan ko last time. Pasok ka muna. Usap muna tayo. Alam mo na kayo nang usap na kasi tayo. Wala naman nagbabago. Regine, tapos na tayo. Naka-move on na ako. Mag-move on ka naman. May pagkakataon rin daw na nagkasakitan ang kanyang bagong kasintahan at si Regine. Ano, kati-kati ka bang iwalayan ako? Ha? Sinama mo pa to? Tama na. To? Tigilan mo na si Miguel. Uy! Tama na! Regine! Sumama ka pa dito! Tama na! Kailangan kong kunin yung mga gamit ko kasi medyo mamahalin din yung andun. So, pinuntahan ko yung bahay niya. Tapos, at that point, parang ayaw niya bigay talaga sa akin. Na-force niya talaga ako na parang umalis. Walang biyang ang lalaki ka! Karapatan mo para sa kanakan ako, ha? Nay! Si Regine na nag-uumpisa ng gulo. Nakikiusap ako na maayos. Hoy, lalaki, itidimanda kita. Dahil sa pananakit mo sa anak ko, lumayos kita. Di ako alis dito na wala yung gamit ko. Nandun yung relos ng dad ko. Parilos-rilos ka pa? Nay, wag na! Ito, katatagpag mo! Isak-sak-sak sa paga mo! Lumayos ka na! Tara. Dahil sa insidente, sinampa ni Miguel ng reklamong alarm and scandal si Regine. Miguel! Ikaw lumang bata ka! Nay, wala ka kasing makialam! Wala ka naman talaga respeto sa sarili mo, Regine! Pumasok na, Nay! Tama na! Pasok, Nay! Ako yung gumawa ng kaso para sa kanya kasi yung kinasuhan ko ay yung blotter case lang yun. Laking gulat din ni Miguel na idinadawit siya ni Regine sa kanyang pagdadalang tao. Nakakabigla talaga eh. Kasi parang sa akin ba talaga yan? Pero alam ko sa sarili ko, hindi. Ano man ang nangyari sa pagitan ng dalawa, para sa mga otoridad, malinaw na may naganap na krimen. Kaya sinampahan si Regine ng kasong frustrated infanticide at paglabag sa Article 276 ng Revised Penal Code, Abandoning of Minor in relation to RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Damay din sa kaso ang kanyang mga magulang. Of course, malaki yung pagsisisi ko. Hindi ko naman naranasan yung ganitong sitwasyon sa buhay ko. And alam ko naman sa sarili ko na mahirap yung ganitong situation and I don't want to go back here again. Sa pahayag naman ni Regine na hindi niya alam na siya ay nagdadalang tao. In some pregnant patients, there can be no symptoms at all. Wala siyang nararamdaman na pagsusuka, paghihilo, talagang huminto lang ang regla niya. Tapos kung minsan may implantation bleeding pa nga or yung spotting initially. So initially, pwede talagang no symptoms kaya hindi alam ng mommy na buntis siya. Pero later on, habang lumalaki ang pregnancy, let's say mga 5 months na, yun, gumagalaw na kasi yung baby, kaya imposibleng hindi malaman ng nanay. Malakas ang movement ng sanggol sa sinapupunan niya, especially pag 5 months and beyond. Pansamantalang mananatili sa pangangalaga ng DSWD si Baby Boy Malaya habang gumugulong ang kaso.
Sa ngayon ay nasa Regional Trial Court na po yung kasong isinampa ng ating mga kapulisan laban doon sa nanay. Pansamantala pong hindi mapapasa kanya yung kustodiya nung bata. Until po magkaroon na po ng resolusyon o desisyon yung ating korte patungkol doon. Hindi po natin nire-recommenda na yung perpetrating family ay makuha po yung ating si Baby Malaya. Dahil po siya ay maaring magkaroon ng safety or risk po doon sa sitwasyon ng bata. Pansamantalang nakalaya ang mga suspect na sina alias Regine, alias Sally at alias Bert matapos makapagpiyansa. Mananatili silang inosente hanggat hindi na mapatunay ng korte na sila ay nagkasala. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng Inaapi para sa Pinoy Crime Stories.